Okay, nagiging 125 times na ito. 1, 2, balikwan eh, 25 na span na by 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 times 5 equals 125 times. Ayan, yan yung magiging kalabasan niya. Nilagay ako ng tester para sabihin na pasok talaga yung 230 talaga yung output natin. Ayan ha, nakakabit na. Nilagyan ko ng tester digital. Ayan, dito. Tapos, tingnan nyo yung mangyari sa balbo. Welcome to my vlog. Ayun, for today's video, maulan na hapon. Ayun, no, maraming naliligo sa labas. Oh. Bali, gagawa tayo ng transformer. Ayan, no, kanina pa nag-attack si pare. Hindi ko sana gagawa ng vlog to kasi parang tinatamad ako. Kaso, ilang araw tayo walang content. So, ngayon, eto, gawa natin ng vlog. Hindi man totally na mula sa simula, importante na ako natin. May papakita ko sa inyo kung paano yung proseso. Kahit na primary lang muna. Ang core na ginamit natin is 4x7. Yan, si paring Martin Audio to. Yun, no? Kasama ko si paring Triple J, bulilit naman ito. Ang core na ginamit natin is toroid core. Toroid transformer ang gagawin natin. Ang sukat nito is 4x7. 4x7. Yan. 7 yung taas, 4 yung inner. Tapos, ang wire gauge na gagamitin natin ay number 12. Yan, number 12. Sa ngayon, sa mga master, comment na lang kayo dyan sa may comment section kung ilang amperahe yung magiging labasan nito. Yung i-out ko rito is 100. Number 10 naman yung secondary. Ulit ko ha, yung primary is number 12. Ang kapal nito, number 12 to. Ayan, number 12. Tapos yung secondary is number 10. 100. Ito, primary mo na yung binabakbakan ni pare. Tapos, dahil hindi ko nasimulan sa simula, yung pinambalot namin dito sa may core niya is una, karton lang naman. Karton lang. Balutin nyo lang ng karton para ma-insulate lang yung bakal in case na atake ng todo is hindi siya mabangga doon sa bakal, hindi magkaka-short. Karton. Ngayon, yung in unang layer, karton. Karton lang naman ipis yung dinala ni pare. Karton ng mga gamot-gamot lang nga yun eh. Tapos, second coating or second, ang pangalawang balot na pinambalot natin is cotton tape. Yan, cotton tape. Cotton tape ito. Pwede kayong gumamit ng mga mylar tape or kung ano pa mga pambalot na kung siya, yung non-conductive siya. Katulad ng piece paper. Kartulina, pwede yan. Pwede nyo kayo ipabalot dyan. Pero sa akin, cotton tape yung ginamit ko. Yan, cotton tape yung pinabalot ni pare. Ayan na, nasimulan na yan. Tapos, tatanungin nyo naman ako sa computation na kung ilan yung formula, anong formula ang gagamitin. Ako kasi, kapag sa toroid core, ito, para lang sa akin to, disclaimer ha. Sa kami, babanatan na naman tayo ng mga master dyan. Para lang sa akin to. Kasi ang toroid core, hindi kasi ako nagpo-formula eh. Gumagamit lang ako, nagbabase lang ako sa may bulb, bumilya. Tinatansya ko lang, kapag nabuo na yan, hanggang dito sa may, siguro may matira ang hanggang dito, saka ko isasaksak sa may atis bulb yan. Pag palong na yung ilaw or wala na yung ilaw, ibig sabihin, pasok na yan sa 230. Kapag meron pang ilaw, is tuloy pang ikot. Pero kapag nainto na yung ilaw, ibig sabihin, pasok na sa 230 yan. Yan, hindi ako nagpo-formula, pasensya na kayo ha. Tapos, yung secondary, sa secondary naman, doon na lang ako magbibilang. Sabi natin, mag-iikot ako ng 10 turns muna, saka ako siya isasaksak yung primary, tapos sukatin ko siya. Sabi natin, yung 10 turns, 5 volts yung kalabasan niya. O, hindi, ibig sabihin, dalawang ikot, isang voltahe. Ayun, saka mo siya kagbintayin sa 230 na, sa 100 na papalabasin mo. Yan, saka yun, sa primary muna tayo. Ang diskarte dyan, pwedeng ganitong diskarte yung span na ganito ka, 5, 5, 5. Yan, pwede yan. Pwede rin naman na dire-diretso lang, katulad sa may factory na dire-diretso lang ikot, pwede naman yon. Ang importante, pasok sa 230 na bilang. Pasok. Wala sa pagandahan yan, sabihin natin, medyo ganyan, buwagag, marang ganito, bako-bako. Okay lang naman yan. Importante dyan, maigpit. Tapos, pasok sa turns.
anin mo yung ganda ng ikot, kung kulang sa turns, eh wala rin. Di ba? Importante dyan is pumasok yung turns na target mo sa primary, sa 230 na kailangan. O yan. So ngayon, mamaya kapag nabuo na, tapos pasok na sa 230, ipakita namin sa inyo, tapos bibilangin namin kung ilang turns yung 230 na pinalabas natin sa ganitong corn. Mabilis ang vlog lang ito. So ngayon guys, bali eto, kunti na lang natira, halos mapuno na ni Paris sa kakapaikot. Bali yung lumabas na span dyan is 20 span, 20 by 5, limang ikot kada span. Bali 100 turns na siya, 20 span, yan, span tawag ko dyan, hindi ko alam kung ano tawag na tawag sa inyo dyan. Basta ako, span, bali 20 span by 5, hindi 100 turns. Tapos ititesting natin ngayon. Titingnan natin kung magiging pasok na siya sa 220, 230 or hindi pa. Ganyan ang style ko. Para kung kulang, dadagdagan ko lang ng ikot. Kapag sobra, di buwasan natin. Ayan, naka bulb na tayo. Ayun, may kunting ilaw pa na para sa akin hindi pa pwede 'yan. Kulang pa 'yan. Kapag ihinto mo 'yan or igugo mo 'yan, eh maiinit yung core mo. Kumbaga bitin pa siya sa 230. Kaya kailangan, dadagdagan pa yan. Bali 20 turns, ipapapuno natin niya kay pare. Bali, dagdagan natin ng 5 span. 5 span pa. Ito na, napuno na. Puno na yung span niya. Ayun, sakto lang talaga siya hanggang dito. Ang pagtitesting pala guys, nakalimutan ko kanina, yung dulo niyan, tapos yung dulo dito, pwede kayong magtesting yan. Lagyan nyo ng outlet mula dyan sa pinakadulo, tapos dito sa dulo. So, ngayon, bali, 24 ang ikot ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 ang ikot. Bali, ayan, bala na kayo. Pintayin nyo lang, 24 times 5. Yung 20 is 100. Yung 4, 20. 120 times na ito. Pero, 120 turns, ganyan yung tapos, ito maging kalabasan nyo. Wala na yung ilaw, pero may makikita kang bumabaga. Ibig sabihin, gumagana niyan. Pasok na sa 230 yan, kasi yung voltage natin is 230 to eh. Nasa 230, basta almost 220 yan eh. Yan, pwede na yan sa, para sa akin, pero sabi ko kay pare, para mas safe na hindi siya ganun kainit talaga, hindi siya init, dadagdagan pa. Mga limang ikot pa, limang turns pa, pwede pa yan. Para as in, nawala talaga yan, oh. Ayun, stay tuned ulit kayo. Bali, limang ikot pa. Yes! Wala po pa. Tinagdagan na ni pare. Nagiging 125 turns na ito. 1, 2, balik 1 eh, 25 na span na by 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 times 5 equals 125 turns. Ayan, yan yung magiging kalabasan niya. Ngayon, naglagay ako ng tester para sabihin na pasok talaga yung 230 talaga yung output natin. Ayan ha, nakakabit na. Nalagyan ko ng tester digital. Yan, dito. Tapos, tingnan nyo yung mangyari sa bulb. Kung kanina, medyo may makita ka pang parang baga dyan. Ngayon, wala na. Wala na talaga siya. Ayan yung out. Yan yung, kung natin, yung voltage. 228. Yan, 228. Yan, pwede na yan. Pasok na yan. Okay na. Wala oh, kahit na kuan mo yan, wala akong makita dyan, pre. Wala na. Kuan yan, hindi na talaga iinit gano'ng transformer niyan. Yun, patayin natin to. Okay na, pasok na. Ang next na lang na video na gagawin natin is yung secondary. Abangan nyo yung paggawa natin ng secondary kung paano siya. Inulit ko ha, 4x7 yung core, 4x7, number 12 yung wire gauge na ginamit natin, yun, number 12. Ayan, 125 turns. Pasok sa 228 na voltage dito sa atin. Ayan, sana nakapagbigay idea ko. Tapos yung panso na binili ko is nasa kwanto eh. Nasa 1 in 1 up. Ibig sabihin, mga isang kilo, pasok na pre.
Oh, mga halos na sa 1 kilo yung nagamit. Kasi ito mga nasa around 30 kilo siguro to kasi kwan pa eh, may kwan pa to, may pabigat pa eh, si kwan. Yan, nasa halos na sa 1 kilo yung number 12 na wire gauge sa 4x7 na core. Ayun, sana nakapagbigay ideya tayo sa mga kapwa natin technician na mga bago-baguhan pa lang na gustong gumawa ng transformer. Kaya ako nagbabase ng computation. Although nagko-computation din ako, pero minsan hindi. Kasi merong core na hindi maganda. Kahit na marami ka ng ikot, sundan mo yung kwan, eh may ilaw pa rin. Iinit pa rin yun. Kaya ako, dito na lang ako nagbabase sa ilaw. Sa secondary, yan, papakita ko naman sa inyo yung technique na gagawin natin. Yung promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, always on the go na, 24/7. Sa mga gustong magpaparepair, along sa OU Quezon City, in number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa OU Road, sa OU Quezon City. Social media videos natin, so hindi pa nakapag-follow, pakifollow, and then siyempre, pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel, so hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share, and then siyempre, pakihit ang bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.